welcome to another vlog. So, I'm spinning around the fountain. Yes, maaga tayo ngayon. Actually, iwan namin si Sebi sa friend namin kasi kailangan kami puntahan at hindi siya pwede doon. So, hindi niya alam na iwan siya. So, ayun. Sebi, si hi. Si hi. So, ayun, naibigay na namin. Ay, bigay, no? Naiwan na namin si Sebi sa kaibigan namin. And uwi muna kami ng bahay para kunin yung bag, yung gamit na dadalhin namin. Maaga kami today kasi yun nga, di ba? Surely nag-alarm ako ng 5:35 pero bumangon ako mga 5:55. Ganun talaga, di ba? Pag nag-alarm, medyo hindi na susunod. Pero yun naman, maaga, basta maaga tayo today. Nandito kami ngayon sa hospital kasi angiogram ngayon ng asawa ko. And iniwan namin si Sebi doon sa kaibigan niya. So, mabilis lang naman daw yung process. Pero yung waiting time lang yung matagal, yung recovery time. Sa naman, pula ng mata ko. Magang gumising at pagod. Ayun, anong oras na ba? Exact 8:27 AM. Pumasok na siya sa ano, sa loob. Sabi 45 minutes daw. Antayin ko at babalik siya dito and sasabihin ng nurse kung saan siyang recovery dadalhin. Tapos usual bawal ako sa loob. So, ayun. Magantay tayo dito ng ano, 45 minutes. Ito lang. 45 minutes tayo dito, di ba? Kaya yan, magantay tayo. So, andito tayo sa room. Andiyan na siya. So, what they did it to you? For now? IV. Ah, just IV? Just IV. Just, and, yeah. That's it. And this is, prime, ano pa, pansamantalang room. So, yan. May tour pa. May pa-tour tayo, no? Ayan. Ito ang aking bag na dala. Ang baon. Ang baon tayo. Itong cookie. Halo-halo na. Nuts. Chocolate. And water. Juice na sa loob ng bag. So, ito ang ating ano. Tagal ko mas wala namang tao. So, yung process na gagawin sa kanya is angiogram. Naka-prep na siya. So, may IV na. So, susunod na lang is yung process talaga na angiogram. Dadalin. Antay na lang tayo ng ano, doctor or nurse na magdadala sa kanya dun sa processing or ano ba yun? Operating room ba yun? No, so, yun. Nurse procedure. Procedure room daw pala. Not operating room. Well, it's kind of operating room. Di ba operating? So, yun. Operating procedure. The same lang yun. Char. So, ito yung ano niya. Monitor niya. Kanyang wall. May painting. Room tour ko kayo. Room tour ko kayo sa room. May cabinet. Yung shoes niya. Ito nakalagay. Tapos yan. Yan na yan. Tapos yan. Tapos dito ako nakaupo. Hello, hello. Kumusta? Kumusta? Welcome to another vlog. So, for today's vlog, isi-share ko lang sa inyo ang nangyari 3 days ago. Kasi baka makatulong or 'di ba maging kaya ko siya i-share sa inyo para naman at least makatulong kung sakali 'di ba. So hindi ako masyadong kagalingan magkwento pero i-try ko lang yung kaya kong i-explain. So yun nga, 3 days ago kasi nagpa-angiogram yung asawa ko.
So, ano ba yung angiogram? Bulole, no? Ano ba yung angiogram? So, ano siya, imaging siya para makita yung loob ng puso mo kung ano bang nangyayari, kung mayroong bara or something, basta para lang makita kung ano yung sitwasyon ng puso mo. Kasi itong mga nagdaang mga buwan, well, yeah, naninikip lagi yung dibdib niya, tapos para siyang ano yun, yung nangangasim, nagkakaroon siya ng acid reflex, parang ganun yung nararamdaman niya yung mga nakaraang buwan. Well, ayaw niya pa kasing magpa-check up nun. Ayaw ko ba bakit ayaw niya magpa-check up? Sabi ko naman, wala namang gagawin sa'yo, doktor. Parang takot ata to sa injection eh, no? Pero yun nga, sabi ko, hindi naman agad injection, ano? Kasi para lang pakalmahin siya, para lang papuntahin siya sa doktor. So, ayun nga, ayaw niya pa. So, nung November talaga, malala na yung, ano, na yung pangangasim niya. So, yung kaibigan niya, sinabihan siya na, ano, bumili yung anti-acid. Yung para lang sa pangangasim niya. So, bumili kami nung brand na sinabi ng kaibigan niya. Pero alam ko naman talaga na hindi dapat yun. Dapat magpakonsulta muna sa doktor. Pero alam mo naman, matigas ang mga ulo natin. So, ayun nga. Bumili kami noon nung sinabi. So, naubos na yung isang bote ng antacid na pinili namin. So, parang wala pa rin pagbabago. Bumabalik-balik pa din. So, sabi ko, sige, try natin yung ibang brand. Ayun, trinay namin yung ibang brand. Halos nangalahati na. Pero parang sabi niya, hindi naman masyadong nawawala. Pero bumabalik, nawawala, bumabalik. So, yun, nung November, sabi ko talaga, magpa-check up ka na. Parang pinilit ko na talaga siya. Tapos yun, nagpa-check up na nga siya. Tapos sabi ng doktor, i-treadmill exam, parang papatakbuhin siya sa treadmill, tapos may ano doon ata, may parang susukat ng heartbeat or something, kasi wala ako doon nung nag-exam siya, kasi syempre kailangan ko alagaan yung baby namin, so siya lang mag-isa pumunta doon. So ayun, tapos sabi niya, yung kwento niya sa akin na may na-detect daw doon habang nagtumatakbo siya. Hindi niya natapos daw yung ano niya, yung treadmill exam. So parang kalahati lang ng exam niya is nagpa-stop na siya. Sinabi niya doon sa operator na stop na kasi masakit na yung dibdib niya. Tapos nakita doon sa parang monitor na may paltik tuloy. Basta may parang mali. May hindi maganda ang flow ng monitor doon sa treadmill niya. So, ayun, pinabalik siya after the exam kasi mag-iba yun, mag-ibang araw. So, after doon, pinapunta siya uli doon sa doktor para explain sa kanya kung ano yung naging result ng exam niya. So, nirecommend ko nung doktor na magpa-angiogram siya. So, ito, yun yung 3 days ago. Kakala ko kasi makakapag-video ako the whole day na ma-document ko yung whole day process ng kanyang angiograms. Iniwan namin sa service sa kaibigan namin na, well, wala kasi kami dito ang kamag-anak na malapit. So, yun ang hirap dito pag nakatira ka sa ibang bansa na kayo lang. Well, kami mag-asawa tapos baby namin. Yun ang mga mahirap talaga pag nandito sa ibang bansa, tiis-tiis. Iniwan namin sa service dun sa friend namin, 6 minutes away from dito sa house. Tapos, wala siyang kaalam-alam na iwan namin siya, no? Kasi bawal siya sa hospital. Diba, alam mo naman, delikado din ang pandemic ngayon. So, doon, the whole process, nung ano pa, positive pa ako nung papunta kami ng hospital. Kasi feeling ko, sabi ko, wala, paano lang tayo, tiwala lang tayo na magiging, yung resulta is wala, walang masama or walang, kumbaga, walang negative news na sasabihin sa amin ng doktor na simpleng pangangasim lang siya, nawala lang, parang ganun lang yung iniisip ko nung day na yun. Kasi itong sa akin, nakabahan. So, syempre, apalang naman ipakita ko din sa kanya na kinakabahan kami. At ako, so diba, dalawa na kaming kabado, di parang kailangan may matibay sa amin, kailangan may magpapalakas ng loob, diba? Hindi naman pwede kaming dalawa mahina. Yun. So, pagdating namin dun sa hospital, chill-chill lang.
feeling ko pa, pa-video-video pa ako noon, di ba? Pa-video-video pa ako. Tapos sinabihan ako, ano, bawal mag-video unless, ano daw, may paintulot ng hospital or something. So, sabi ko, nye, hindi ko may do-document lahat. Tapos, isip ko, mag-ano kaya ako nito? Pasimpleng kuha. Pero sabi ko, never mind. Tsaka nag-hesitate din ako na i-share yung video na to. I mean, itong, kung iba-vlog ko ba talaga. Pero naisip ko na, di ba? Nag-share nga ako ng mga kalokohan, eh, bakit naman itong hindi nakapupulutan ng aral or magiging way siya kung may mga taong nakaramdam na tulad ng naramdaman ng asawa ko na baka maging guide. So, sabi ko, share ko na lang itong video. So, yun nga. After ng angiogram. Ang angiogram, mabilis lang yung process niya. Well, naglast lang siya ng 45 minutes. Tapos, yung pag-aantay talaga yung matagal. Yung paggawa ng ano, yung process talaga. Kasi nung una, pagdating namin doon, saglit yung pag-antay namin, tinawag siya. Parang ipiprepare siya, isi-shave siya. Kung basta, sabi isi-shave siya. Pero, nag-shave na siya noon. Kasi baka daw gawin sa groin. So, pinag-ano na lang siya. Tapos, yung kinabitan siya ng IV, kinabitan siya ng mga wiring para sa kung saan-saan pa. Diba nga sa pag-monitor. So, ayun. Akala ko nung ano, all the way na yun. Pagkatapos i-prep siya, akala ko dire-diretso na yun. Sabi ko, uy, ang bilis. Matatapos agad kami ng maaga. So, after, siguro ano, 5 minutes, tinawag na ako ng nurse. Sabi ko, ha? Tapos na po ba? Parang sabi ko, is it all done? Parang ganun sinabihan ko siya. Sabi ng nurse sa akin, no, it's not. Parang ano pa lang, this is just a preparation. Sabi ko, oh, I thought it was all done. Kasi parang bilis. Sabi ko, ganun lang pala kabilis mag-angiogram. So, kala ko abutin ng 40 minutes. Pero hindi naman. Tapos pagdating ko, hindi ba pala. Ano lang, nasa waiting room pa pala siya. Yun, naka-IV pa siya. Tapos, inaantay pa yung doktor kasi, di ba, marami daw ang gagawin. Baka maraming mga patient pang naka-line up bago siya. So, dapat sabi, 10:30 sisimulan. Pero late na ata yun, mga 11 ata yun nag-umpisa. Tapos, yun nga, yung process after 10:30, basta di ko exactly ano yung time. Mabilis lang yung angiogram, 40 minutes. Ako nag-antay lang ako dun sa room na kumbaga yung recovery room niya, doon lang ako nagantay. Tapos ako positive lang ako the whole time. Sabi ko, ano lang, simple lang to, baka basta hindi ako nag-isip ng mga negative thoughts, di ba? Kasi I always think positive naman, so yun naman dapat talaga, positive. So pagkatapos na, tinawag na ako ng nurse, tapos sabi kakausapin daw ako tungkol sa naging result. Sabi ko, yun. Tapos dumating na yung doktor. May dala siyang chart. Pinakita yung drawing. Drawing ng puso niya. Yung naging, kumbaga naging result ba ng angiogram niya. Tapos, yun. Explain na. Sinabi na yung puso niya. Baka mayak ako. Ayoko mayak. So, ayun yung puso niya. Sa limang vein, na major vein doon sa puso niya, isa lang yung normal. Tapos may dalawa siyang vein na 100% na yung barado. So, yung pananakit ng dibdib niya at pangangasim niya is mild stroke na pala yun. Mini stroke na pala yun. So, ako binong sinabi sa akin noon, hindi ko na napigilan, umiyak na ako. Tapos ayun, parang tinapik-tapik ako na ng doktor na nag-explain. Sabi niya sa akin na it's okay, hindi naman to cancer, kahit nga daw yung cancer na nagagamot. Pero hindi pa rin ako parang tukusang tumutuloy yung luha ko. Hindi ko mapigilan. Alam ko naman hindi naman siya malala. Sabi nga ng doktor, it's okay, hindi naman to cancer. Pero nung sinabi na mild stroke na pala yon or mini stroke na, basta ang dami nang pumasok sa isip ko. Sabi ko, ala, paano kung ano yun, di ba, paano kung di namin agapan or naging malala siya. So basta ang dami nang pumasok sa isip ko. Tapos
yun yung mga explanation, yung explanation ng doktor pa naririnig ko, pero hindi ko na masyadong kumbaga naririnig ko, pero parang hindi na siya malinaw sa utak ko. Pero tinatry ko na mag-focus, kasi nakikinig din yung asawa ko. Kahit na ako umiiyak na ako, ayoko sana umiyak, ayoko ipakita sa kanya na na-wake ako. Kaso hindi ko talaga napigilan umiyak eh, no? Basta mahirap pigilin. So, ayun, pupunta na kami sa room. Tatry ko sana i-video lahat, pero hindi ko na kayang mag-video sa araw na yun. So, ito, kaya pang 3 days ko na siyang gagawin. Pang 3 days ko na itong ginawa ng video, kasi mahirap, ang dami naming iniisip. Chinat ko yung mga kapatid ko, yung ate ko, may mga ate ko, sinabi namin yung plano namin. Well, plano pa lang naman, sinabi ko yung sa ate ko yung plano. Nung una kasi tinanong, kumbaga nag-usap kami, ano, kahit yung nasa hospital pa kami, parang ang dami niyang worries. Kasi, ano, bata pa si Sebi, wala kaming gaanong ipon. Yun, may ipon naman, pero hindi pa sapat. Paano, sabi niya, paano kung mawala daw siya, paano kung biglang atakihin, parang ganun. Maraming ano, worries yung nasa isip niya, na paano kung ganyan. Yung, alam mo yun, yung parang may tanong yung buhay. Parang, syempre, diba, sakit sa puso yun, hindi mo naman nakalain kung kailan na-atake yun. So, basta ang daming, sabi niya, ang dami nating plano, ang dami nating gustong ano, puntahan ng mga lugar, yung mga ganon, yung mga planong masasaya, tapos biglang may ganitong news na yung puso mo pala is barado, yung puso mo pala is anytime pwedeng humina or biglang tumigil or ma-stroke, so mga ganon. So yun yung mga nasa isip niya. Unang-una talaga is bata pa si Sebi, wala kaming ipon, tapos andito pa kami sa US, wala kaming kamag-anak. Yun nga, yung pag-iwan niya kay Sebi is wala kaming choice nun eh. Iniwan namin sa kaibigan niya. Wala naman yung ano, yung daycare dito kasi fully booked, tsaka pandemic. Alam mo naman, limited lang yung time or limited lang yung mga tao na pwedeng mag-iwan ng bata dun sa daycare. So, yun. Yun nga ba? Paano na? Basta ba, magulo na tong kwento ko. So, try nyo na lang intindihin, kasi medyo hindi talaga ako magaling magkwento. So, yun nga, overall for this ano video, ang gusto ko lang i-convey dito sa video na to is, kung may mga kamag-anak kayo or ikaw na nanonood na may nararamdaman sa puso mo na kakaiba or sa sarili mo, wag na wag kang matakot magpa-check up. Mas mabuti kung maaga pa lang is maagapan na, kaysa naman sa late na, 'di ba? Mahirap na kung late na hindi na maagapan, 'di ba? Sayang. Magsisisi na laging alam niyo naman na laging nasa huli yung pagsisisi, sabi nga. Pero itong sa kanya naman, itong sa asawa ko is marami pa namang paraan. Binigyan siya ng 5 pirasong atang gamot yun. Tapos, after 1 week, next week, may check-up siya uli. Pakausapin siya ng doktor. Tapos, after 4 weeks, mag-check-up uli siya. Tapos, x-ray uli siya. Hindi ko alam kung ano pa yung gagawin sa kanya, kasi yun pa lang yung primary na paliwanag sa amin nung doktor na nag-angiogram. Sabi na i-x-ray uli siya or imaging. Hindi ko alam kung ano pa yung gagawin para tingnan kung anong effect ng gamot sa kanya, kasi after doon pa lang malalaman kung ano yung next process, kasi may dalawang ano pa, bali tatlo yung binigay sa amin na solusyon. Una is yung ano, yung gamot, yung 5 klase na gamot na binigay sa kanya. Tapos pangalawa is yung stent, yung yung stent ilalagay sa puso niya is the last, yung last one is yung bypass,
which is yung bypass kasi last 2019 yung father niya din nagkaroon ng heart bypass. So sabi ng doktor, namana niya talaga daw yung sakit sa puso. Yung sakit sa puso niya sa sa father niya. So dapat din daw namin bantayan yung anak namin kasi nasa lahi nila. So yun din yung yun yung mga nasa worries niya. Pero yung mainly nung sinabi na yun ng doktor sa amin. So hindi ko na masyadong pabahabain yung vlog na ito at mag-update naman ako. Itatry ko mag-vlog ng madalas sa mga pangyayari sa buhay namin. Well, siya lang. Well, tinatry ko talaga na maging positive. Well, yun na ang magagawa natin. Kasi hindi naman siya may solution pa naman. So, advice ko lang talaga. Ang gusto ko lang i-convey sa video namin for today is, yun niya, kung may nararamdaman ka, please, huwag kang ma-hesitate. Ikaw or may kakilala ka, kamag-anak ka, huwag sabihan mo sila na huwag ma-hesitate na magpa-check up. Kasi walang masama magpa-check up. Mabuti na yung maagapan. Mabuti nga kung may mga kamag-anak kayo na malapit sa inyo, at least may makakatulong sa inyo. Dito, tulad sa amin na dito kami sa ibang bansa, mahirap. Maraming pumapasok sa isip namin na umuwi na lang ng Pilipinas or umuwi sa kanila para lang may makasama kami sa mga panahon na ganito, na panahon na kailangan namin ng makatulong or masasandalan, at least mapag-iwanan kay dito. Kasi sabi, kung sakali na magpa-hospital uli siya, yung mga ganun, yung kailangan ko ng katulong, paano kasi kung magtagal siya sa hospital or may mangyari masama sa kanya, yun talaga yung mga inisip namin yung panahon na sinabi sa amin ng doktor na yung sitwasyon sa puso niya. So basta, ito na lang. Hanggang dito na lang itong vlog na to. Baka mahaba na at magsawa na kayo. Hanggang sa susunod na vlog na uli. Kung nagustuhan mo or may natutunan ka sa video na to, please like, subscribe, and share mo na rin itong video. And hope na makita kita uli sa susunod naming vlog. At ma-update kita sa mga pangyayari sa buhay namin. Thank you and see you next vlog. Bye-bye.